ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng Panginoon upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y pinagsama-sama ng Diyos sa Kanyang tahanan upang tayo'y magbigay papuri, upang tayo maging daluyan ng Kanyang kabutihan at awa sa mundo. Bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ng Makabeo. Na mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, ngayon nagabi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling itinalaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Shul. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong Sandat at 48, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa tinakda ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awiting kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito rin ang araw ng lapastanganin ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwan-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos.
bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak nang umaalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hintil. Ipinasya ni Judas na kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel nang sa gayon ding araw na yon, taon-taon ay pinagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtutugumpay pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito. Sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya, ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno.
binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo. Sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at tayo'y nagkita-kita muli upang magpugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagong bihis po ang ating mahal na Senyor. Kahapon ay binihisan siya bilang paghahanda sa kapistahan ng Kristong Hari, ang huling kapistahan sa kalendaryo ng simbahan. Kaya't minamabuti natin, lalo na kapag may mga dakilang kapistahan patungkol sa Panginoon, ay pinabibihisan natin siya at salamat po sa mga nagbibigay ng kanilang tulong, bukas palad, puno ng pasasalamat at isang sagisag ng kanilang pagpapasalamat ay ang mag-alay ng pabihis para sa ating mahal na Senyor. Alam niyo po, marami sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa ang humihiling ng damit, lalo na yung ating mga official replicas. Kaya sabi ko ay dagdagan natin yung pabihis para kung dumating ang panahon ay maipamahagi natin, lalo na sa mga official replicas, sa mga simbahan kung saan nakalagak ang mga official replicas ng Mahal na Senyor at ang pagbibigyan pa natin, lalo na sa mga malalayong probinsya na hindi makapunta dito, kayo po, tayo po mapalad at tuwing Biyernes ay nakapupunta tayo dito sa Quiapo, pero maraming mga deboto, lalo na sa ibang bansa, na para sa kanila ay ganoon na lang, para na rin silang nasa Quiapo kung ang kanilang mahal na Senyor na imahen ay nakasuot din ng damit ng Nazareno na galing dito sa Quiapo. Kaya salamat po sa mga bukas palad, sa mga tumatanaw ng utang na loob, nagpapasalamat. At ito ay munting bahagi lang, bagay lamang ng pamamaraan ng pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagpugay sa Kanya sapagkat hinding-hindi niya tayo binibigo, hindi-hindi niya tayo iniiwan at patuloy niya tayong ginagabayan. Kaya muli sa ating Hari, Panginoon, Tagapagligtas, baka hindi na kayo makabalik sa Linggo sa kapistahan ng Kristong Hari, kaya bigyan natin uli ng masigabong palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang pag-aalay ay, sabi ko nga po, katulad ng pag-aalay sa damit, pag-aalay sa bulaklak, pag-aalay sa pagpapaayos. Salamat din po sa mga tumutulong ng pagpapaayos. Unti-unti na po natin naayos. No? At magpapasinaya na tayo din ng mga ating restroom. Salamat po sa inyong pasensya, no? At pangunawa. Ang lahat ng ito'y bahagi lamang ng ating pagpapahayag. Hindi ito kapalit. Tandaan po natin yon. Hindi pangpalit yung ating inaalay sa Diyos sa pag-aalay ng ating buhay. Narinig natin ngayon sa Ebanghelyo na galit si Jesus Nazareno. Kahapon, nalungkot siya, tumangis. Nung nakita niya ang Jerusalem, may pangitain ng mahal na poon na masisira ang Jerusalem. Mawawasak ang lungsod dahil hindi nila kinilala si Jesus, ang anak at sugo ng Diyos, nung siya'y nakipamuhay sa kanila. Kaya nalungkot si Jesus Nazareno. Sayang Jerusalem.
Siguro tayo ganun din, sayang. Tayo nga, mabihisan lang yung rebulto, yung statwa. Ang saya-saya na natin. Paano kaya kung binigyan tayo ng pagkakataon na mahawakan, makausap, matabihan mismo si Jesus Nazareno? Yung statwa nga ay tanda lamang niya. Paano pa kaya yung totoo? Pero yung mga taga-Jerusalem, taga-Israel, nung panahon na yon, katabi na nila si Jesus. Kapitbahay na nila si Jesus. Kalaro na nila si Jesus. Hindi pa nila siya nakilala. Kaya nalungkot, tumangis si Jesus Nazareno. Ngayon naman sa Ebanghelyo, nagalit si Jesus Nazareno. Kahapon tinanong ko mga tao, anong dahilan kapag kayo'y nalulungkot? Anong dahilan? Mababaw ba o malalim ang dahilan? Baka naman nalungkot ka lang kasi nakakita ka na ng puting buhok sa ulo mo. Ang babaw naman ng kalungkutan. Malungkot ka kasi hindi mo nabili yung magandang damit na lagi mong nadadaan-daanan sa tindahan. Nalungkot ka kasi yung kapitbahay nyo may bagong TV. Ikaw hindi ka makabili-bili. Ganun ba ang kalungkutan natin? Nalungkot ka kasi iba yung nahalal, hindi ikaw. Hindi ikaw ang napili. O mas malalim ba ang iyong kalungkutan? Ngayon naman, galit. Bakit ka nagagalit? Baka naman umagang-umaga. Galit ka na sa bahay. Kaya lahat ang kasama mo sa bahay, nakatakip ng tainga kasi umaga pa lang. Tumatala ka na. At anong kinagalit mo? Ano ba ang kinagagalit natin? May saysay ba talaga? O baka maliit na bagay lang? Galit ka na agad. Inaway mo na lahat ng kasama mo sa bahay. Anong dahilan ng ating pagkagalit? Tungkol lang ba sa sarili natin? O may mas malalim at may saysay na dahilan? Nagalit si Jesus Nazareno sapagkat hindi na ginalang ang templo, ang tahanan ng kanyang ama. Kaya ingat tayo mga kapatid, pag hindi raw ginagalang ang simbahan, hindi ginagalang ang tahanan ng Diyos, nagagalit si Jesus Nazareno. Pero hindi lang yon, may mas malalim pa siyang kadahilanan. Kaya nga sinabi niya, ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Baka sabihin, kaya po ba yun? Pugad ng magnanakaw? Hindi naman siguro, di ba? Tignan niyo uli yung bag niyo, ha? Tignan niyo yung wallet niyo. Check muna, baka may dumidikit-dikit sa inyo. No? Pero hindi ito magnanakaw na ito ang tinuturing ni Jesus Nazareno. Nakahinga ng maluwag siguro yung mga magnanakaw, no? Hindi yun yung magnanakaw na tinutukoy niya rito. Hindi yung mga nagnanakaw lamang ng pitaka o pera. Pero ang ninanakawan dito ay ang Diyos. Doon nagagalit si Jesus Nazareno. Ninanakawan ninyo ang Diyos. Ano ibig sabihin daw nun? Paano ninanakawan ng Diyos? Kaya nga sabi ko kanina, yung mga alay natin, hindi pang palit sa dapat nating ialay. Hindi mo sabihin, mag-aalay ako ng damit. Pero hindi na ako mangungumpisal, ha? Hindi na ako magbabagong buhay. Mag-aalay ako ng bulaklak. Pero yung pandaraya ko sa pagtitinda, ha? Mahal na po. Hindi ko babawasan yung tubo kahit bawal o hindi naman tama. Hindi ko pampalit ang alay. Ang alay natin, yung binibigay natin sa mahal na poon, ay pagpapahayag ng mas malalim na alay. At ano yung alay na yun? Ang alay ng ating buhay. Ang alay ng ating pagsunod sa Kanya. Kaya nga,
Yun yung ibig sabihin ng magnanakaw. Ninanakaw yung dapat ibigay sa Diyos. Kinukuha natin, ayaw nating ibigay. Sinasarili natin. At ano bang dapat ibigay sa Diyos? Ang ating buhay. Ito ang ating ipagdasal, mga kapatid, lalo na tayo mga deboto. Tuwing tayo narito, nagpapasalamat tayo sa Kanya, nag-aalay tayo sa Kanya, nagsasakripisyo tayo sa Kanya, pero ang lahat ng ito ay karugtong ng tunay na alay. Ang alay ng ating isip, salita, at gawa. Ang alay ng ating puso at kalooban. Hindi hiwalay yung buhay natin sa simbahan, sa buhay natin sa tahanan, sa buhay natin sa opisina, at kung saan man tayo. Hindi ho magkakahiwalay yan. Isang alay lamang yan. At itong ikinalulugod ng ating Panginoon. Hindi ba't yun ang ginawa din niya? Inalay niya ang buong buo sa Kanya, maging sarili niyang buhay. Kaya niya hinihiling sa atin yun, ginawa niya muna yun. Hindi naman siya nagpakasarap lang sa langit at sabi niya, oh, bahala na kayo dyan, o magsusugo na lang ako. Inalay din ni Jesus sa sareno ang Kanyang buhay bilang alay sa Diyos at alay sa ating kaligtasan. Kaya ganun din tayo sa Kanya. Kaya nga ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang mga martir, San Andres Dunglac, mga taga-Vietnam. Ito raw po ang mga martir ng Vietnam. Na sila rin, inalay nila ang buhay nila sa Diyos. Dahil yun ang dapat ialay sa Diyos. Siguro nga mga kapatid, hindi tayo mabibigyan ng pagkakataong mamatay sa pananampalataya. Hindi ka naman paglabas yan, tututukan ka. Maniniwala ka ba kay Jesus sa sareno? Itatakwil mo ba siya? O magiging tapat ka sa Kanya? Pero magandang tanungin din po yun, mga kapatid. Pag dumating ba ang puntong sabihin, lahat na magsisimba sa Quiapo, huhulihin. Puno pa rin kaya tayong ganito? Sa ibang bansa, bawal po yung nagsisimba. Pinahihirapan yung mga Kristiyano. Sa isang linggo, aalalahanin natin yung mga inuusig na mga Kristiyano. Tayo po mapalad dito sa Quiapo. Ang dami niyong pagpipili ang misa. Sa ibang bansa, bawal ang misa. Huhulihin ang mga nagsisimba. Meron pa kayang makikita ang mahal na Panginoon? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun ang hihilingin sa atin, ang mamatay sa pananampalataya. Baka ang inihiling sa atin, ang mabuhay sa pananampalataya. Isabuhay ang pananampalataya. Siguro nga hindi natin kailangan ipagtanggol ang pananampalataya dahil malaya tayo. Pero isinasabuhay ba natin ito? Yung pagmamahal natin kay Jesus Sareno, tunay ba tayong katulad niya? Nagagalit din ba tayo sa kasalanan? Nalulungkot din ba tayo kapag ang mga kapwa natin naliligaw ng landas? Kapag nilalapastangan ba siya, apektado ba tayo? O okay lang, kahit ginagawa siyang katatawanan. Kapag namamayagpag ang kasinungalingan, pandaraya, panloloko, apektado ba tayo? Nagagalit ba tayo? O wala na tayong pakialam? Ang tunay na pag-aalay sa mahal na pong Jesus sa sareno, buong buhay, buong kalooban. Ito ang ginagawa sa bawat templo, sa bawat simbahan, sa bawat misa. Kaya sama-sama po tayo ngayong manalangin. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami muli sa inyong tahanan.
gumagalang at nagmamahal sa inyo. Patawad po kung minsan nilalapastangan namin ang inyong tahanan. Patawad po kung nilalapastangan din namin ang aming kapwa na templo din ng Espiritu Santo. Tuwing kami magsisimba, tuwing kami mag-aalay, nawa, ito'y buong buhay namin. Patawad po kung kaiba ang aming buhay sa loob at labas ng simbahan. Patawad po kung minsan mababaw lamang ang aming pananampalataya. Kaya tulungan niyo po kami, linisin niyo po kami, palakasin po ninyo kami, sapagkat nananalig kami sa inyo na hindi lamang masasagot ninyo ang aming dasal. Higit sa lahat, nananalig kami na tutulungan niyo kaming makapag-alay ng tunay sa ating Ama sa Langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, dinggin niyo po ang aming panalangin. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemane na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinig, damit na porpora at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at sa buong mundo. Kapayapaan din sa ating mga tahanan, sa ating puso. At ilatag natin sa paanan ng mahal na poon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno,
Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong sa aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Andres Dunglac at mga kasama ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, kisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Andres Dunglac, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Papa sa amin ang kaharian.
Inihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nawawala ng galang sa inyong tahanan, sa simbahan. Patawad po kung hindi dalisay ang aming pag-aalay sapagkat hindi kasama ang aming buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang sabok ko at kasal
kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, nilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang sama ko kasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin ng ikasyam ng umaga, bukas November 25, 2023, Sabado, ay pagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordenasyon ng pagkadiakono ni seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na ikasampu ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo
sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipagdasal ang mga mahal nating yumao, lalo na ang iyong pinagkatiwala na ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng simbahan. Salamat po. Inahanda natin para sa kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang inaalay natin sa loob ng simbahan ay hindi pamalit, kung hindi kadugtong ng pag-aalay ng ating buhay katulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, iligtas mo